kayo batang mag-racing bayo? Who's pa? Ako ang teacher, broadcaster na si Teacher Flo mula sa Santa Rita Elementary School, Cavite District. Ihanda na ang yung lapis at papel. Pagsubok na ito. Gamit ang timbangan o weighing scale at ang unit of mass kaya ang dapat gamitin sa pagkuha ng mga timbang ng mga ito. Bibigyan kita ng 5 segundo para sagutin ang bawat bilang. Unang bilang, bigas. Ikalawang bilang, kape. Ikatlong bilang, isda. Ikaapat na bilang, karne ng baboy. Ikalimang bilang, sachet ng gatas. Kung ang sagot mo sa unang bilang ay kilogram, tama! At kung ang sagot mo sa pangalawang bilang, mahusay! Para sa ikatlong bilang, kung ang sagot mo ay kilogram, ay tama. Kung ang sagot mo ay kilogram sa ika-apat na bilang, magaling! At sa ika-limang bilang, kung ang sagot mo ay grams, mahusay! Bago tayo magtungo sa ating bagong alamin, sagutin mo ang pagsasanay na ito. At ang unit of length ang gagamitin sa pagkuha ng sukat ng mga gamit o bahagi ng inyong bag. Gamit ang inyong lapis at papel, sagutin mo ang mga sumusunod. Bibigyan kita ng 10 segundo para sagutin ang bawat bilang. Handa ka na ba? Ang unit of length ang gagamitin mo sa pagkuha ng sukat ng haba ng kutsara. Kung ang sagot mo ay sentimeter, magaling! Lawak ng silid ng gapang. Kung ang sagot mo ay meter, tama! Awa ng sandok. Kung ang sagot mo ay sentimeter, ikaw ay tama! Lapad ang bintana. Kung ang sagot mo ay meter, mahusay! Lawak ng silid sa lugar. Kung meter ang sagot mo, ikaw ay tama! Magaling! Pinatutuwa ako at lubos mo na unawaan ang ating nakaraang karahin. Ano lugar ang nakikita mo sa larawan? Tama! Nakapunta ka na dito? Sino ang nakasama mong pumunta sa palengke? Ano-ano ang mga nakita mo sa palengke? Palagi tayo namimili ng mga pangunahing pangangailangan natin. May babasahin akong kwento. Makinig kang mabuti at sagutin ang mga tanong pagkatapos kong basahin ang kwento. Bago ko simulan ang pagbabasa ng kwento, ano-ano mga tumutulong sa wastong pakikinig? Una, umayos ng buko. Dalawa, makinig sa nagkukwento. Pangatlo, tapusin ang pakikinig sa kwento o aralin. Handa ka na bang matinig? Sinama ni Aling Ana si Emma sa palengke. Muli
bibili niya ng 2 kilong karne ng baboy, 1 kilong kamote, 25 grams na kape, at 30 grams na palita. Habang sila ay bumibili, masusunod na kapiling si Emma sa timbangan ng nagtitinda. Iniisip niya kung ano ang pagkakaiba ng gram sa kilogram. Nakinig ka ba mabuti? Sagutin mo ang mga tanong. Sino-sino ang pumunta sa palengke? Tama! Ano mo ang binili ay Ana? Magaling! Saan nakatingin si Emma? Mahusay! Alam mo ba ang pagkakaiba ng gram at kilogram? Ito ang pag-aaralan natin ngayon. Mula sa kwentong binasa ko, ano-ano ang mga pinamili ni Aling Ana at Emma sa palengke na tumimbang ng tindera? Alam mo ba ang 1 kilogram ay katumbas 1,000 grams? Kaya ang 2 kilogram ng karne ng baboy ay mas mabigat sa 25 grams na kape. Pero ang 25 grams na kape ay mas magaan sa 2 kilogram na karne ng baboy. Ang 1 kilogram ng kamote ay mas mabigat sa 30 grams na palita. O ang 30 grams na palita ay mas magaan sa 1 kilogram ng kamote. Ano ang ginagamit ng mga tindera o pagpapita o nalaman ang bigat ng sambagat? Tama! Timbangan o weighscale ang ginagamit ng mga tindera o pangalaman ang bigat ng sambagat. Ito ay ginagamit sa pagpapitin mo ng mga bagay tulad ng karne, isda, gulay, lutas at iba pa. Mayroon 2 milyong ukmas na dapat mong tandaan kung ikaw ay magsusuka ng mga bagay na may bigat o daan. Ito ay ang gram at kilogram. Ginagamit ang 2 ukmas ng kilogram sa mabibigat na bagay tulad ng kanyang baboy, baka, manok, gulay, at iba't ibang uri ng mga pagkukuli. Samantala ang 2 ukmas ng gram ay ginagamit sa mababaan na bagay tulad ng harina, mantikila, pasta, kape, at sabon. Ang mga unit of mass na ito ay maaaring paikutin. Ang kilogram ay kg at ang gram ay g. Magkaiba ang inibang ng 1 gram at 1 kilogram. Ang gram ay bahagi lamang ng kilogram. Ang isang unit sa timbangan ay nangangahulugan ng 100 grams. Ang 10 unit ay tutumbas ng 1,000 grams o 1 kilogram. Kaya, 1,000 grams is equal to 1 kilogram. Narito ang halimbawa ng mga panimbang sa mga bagay na may daan at bigat. Weight balance. Ang weight balance ay ginagamit sa pagsukat ng mabutaan na bagay. Digital. Ang digital na timbangan ay nagpapakita ng eksaktong bigat ng isang bagay. Ito ay kadalasang ginagamit sa palengke ng mga tindera sa pagtitimbang ng karne, gulay at prutas. Sa pagkuha naman ng timbang ng tao, ginagamit natin ang Detective Weight Balance Weight Scale. Kitchen scale. Ito naman ay isang uri ng timbangan na ginagamit upang sukatin ang mga bagay na magandaan lamang. Tingnan ko nga kung naiintindihan mo ang aking aralin. Pagmasdan ang mga sunod-sunod na larawan. Kung ito ang kukuha ng timbang ng mga ito, anong unit of mass ang gagamitin mo? Isulat ang gram or kilogram sa bawat larawan. Bibigyan kita ng 5 segundo para sagutin ang bawat bilang. Para sa unang bilang, anong unit of mass
kilogram. Kung ang sagot mo ay kilogram, ikaw ay tama. Paano ito lang ang bilang? Kape. Kung ang sagot mo ay gram, magaling. Paano sa ikatlong bilang? Kanye ng baka. Kung ang sagot mo ay kilogram, magaling. Tingnan ko nga kung naiintindihan mo ang aking aralin. Pagmasdan ang mga sunod-sunod na larawan. Kung ito ang kukuha ng timbang ng mga ito, ang unit of mass ang gagamitin mo. Isulat ang gram or kilogram sa bawat larawan. Bibigyan kita ng 5 segundo para sagutin ang bawat bilang. Para sa unang bilang, ang unit of mass ang gagamitin mo. Gram or kilogram. Kilogram, ikaw ay tama. Paano ito lang ang bilang? Kape. Kung ang sagot mo ay gram, magaling. Paano sa ikatlong bilang? Kanye ng baka. Kung ang sagot mo ay kilogram, magaling. Narito naman si Teacher Jason para bigyan tayo ng ibang kaalaman tungkol sa estimating and measuring mass using gram and kilogram. Magandang araw mga bata! Handa ka na ba sa ating bagong aralin? Makinig tayo sa pag-uusap ng isang tindera at isang mamimili sa isang pamilihan. Ale, magkano po ang isang kilo ng tilapia? 110 ang kilo ng tilapia ngayon. Mga ilang piraso po kaya ang isang kilo? Dahil malalaki ang mga tilapia, mga 4 na piraso siguro ang isang kilo. Sige po, tibangin po natin ang 4 na piraso. Ay, sobra po ng 10 gramo. Nakinig ka ba mabuti sa usapan ng tindera at ng mami Mili? Sagutin mo nga ang mga tanong. Una, magkano ang isang kilo ng tilapia? Kung ang sagot mo ay 110, tama! Pangalawa, kung ang 4 na piraso ng tilapia ay 1 kilo, magkano kaya ang 8 piraso nito? Kung ang sagot mo ay maaaring 2 kilo, tama! Tansyahin o estimating mo nga ang mga timbang ng sumusunod na bagay. Una, ang 4 na piraso ng buong bawang ay tumitinda ng 20 grams. Mga ilang grams kaya ang 6 na piraso nito? Ikalawa, kung ang isang piraso ng papaya ay tumitimba ng 1 kilogram, mga ilang kilo kaya ang 3 piraso nito? Bibigyan kita ng 5 segundo para sagutin ang bawat bilang. Kung ang sagot mo sa unang bilang ay maaaring 30 grams, magaling! Kung ang sagot mo sa ikalawang bilang ay maaaring 3 kilo, tumpa! Mahusay at lubos muna ang unawa ng ating aralin. Sundukan nga natin kung talagang marunong ka ng mag-estimate o magtansya. Basahin at unawain ang bawat pangunusap. Bibigyan kita ng 5 segundo upang sagutin ang bawat bilang. Una, kung ang timbang ng 2 upo ay 1 kilogram, mga ilang kilogram kaya ang 4 na piraso nito? Ikalawa, kung ang 3 piraso ng malalaking sibuyas ay 25 grams, mga ilang piraso kaya nito ang 50 grams? Ikatlo, kung ang timbang ng 4 na kamote ay 1 kilogram, mga ilang kilogram kaya ang 10 piraso nito? Ikaapat, kung ang timbang ng 4 na repolyo ay 2 kilogram, mga ilang kilogram kaya ang 6 na piraso nito? Ikalima, kung ang isang tali ng sitaw ay tumitimba ng 30 grams, ilang tali kaya ng sitaw ang 60 grams? Kung ang sagot mo sa unang bilang ay maaaring 2 kilogram, magaling! Kung ang sagot mo sa ikalawang bilang ay maaaring 6 na piraso,
mahusay. Sa ikatlong bilang ay maaaring 2 kilogram. Tama! Para sa ikaapat na bilang, kung ang sagot mo ay maaaring 3 kilogram, ikaw ay tama! Kung ang sagot mo sa ikalimang bilang ay maaaring 2 tali, mahusay! Para sa ating susunod na pagsasanay, tuguin mo nga ang sinasaad ng bawat pangunusap. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Para sa unang bilang, ito ang tunig na ginagamit sa pagsusukat ng maliliit at magagaang bagay. Ikalawa, ano ang tawag sa batayang sukat ng isang bagay ayon sa haba, bigat at laki? Ikatlo, ano ang daglat ng salitang kilogram? Ikaapat, ano ang daglat ng salitang gram? At ikalima, ito ang unit na ginagamit sa pagsusukat ng mabigat na bagay. Bibigyan kita ng 3 segundo upang sagutin ang bawat bilang. Kung ang sagot mo sa unang bilang ay gram, tama! Kung ang sagot mo sa ikalawang bilang ay unit, magaling! Kung ang sagot mo sa ikatlong bilang ay kg, mahusay! Kung ang sagot mo sa ikaapat na bilang ay g, tumpa! Kung ang sagot mo sa ikalimang bilang ay kilogram, ikaw ay tama! Mahusay at naunawaan ninyo ang ating alamin ngayon. Muli ako si Teacher Jason. Ako naman si Teacher Thor. Hanggang sa muli natin pagkikita mga bata. Paalam!